Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo." Kaya umalis si Abram sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram, sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai, at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipon nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng More roon sa Shechem. Pagkatapos, nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, "Ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo." Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon sila nagtayo ng tolda sa kalagitnaan ng Bethel at Ai. Ang Bethel ay nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev. Ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan, kaya pumunta si Abram sa Ehipto para doon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawa, "Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita, kaya papatayin nila ako para makuha ka nila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pagkikitungo nila sa akin dahil sa iyo." Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai. At nang makita siya ng mga opisyal ng Faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. Dahil kay Sarai, naging mabuti ang pagkikitungo ng hari kay Abram at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ng Faraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abram at tinanong, "Ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo." Pagkatapos, nagutos ang Faraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila. Kaya dinala nila si Abram palabas ng lupain na iyon at pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian niya. Mula sa Ehipto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya at sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram. Marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Negev, nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Bethel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa Kanaan at muling sumamba si Abram sa Panginoon. Si Lot na laging kasama ni Abram, saan man siya pumunta ay may sarili ding mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Kaya sinabi ni Abram kay Lot, "Tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamimili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako." Tumanaw si Lot sa paligid
at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaiwan sa Kanaan, habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan, labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Mula sa kinatatayuan mo, tignan mong mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo at magiging inyo ito, magpakailanman. Pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo." Kaya inilipat ni Abram ang tolda niya at doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno ni Mamre doon sa Hebron at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Nang panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Shinar, Haring Ariok ng Elasar, Haring Kedorlaomer ng Elam at Haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Zeboyim at sa hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. Nagtipon ang limang haring ito kasama ang kanilang mga sundalo doon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na Dagat na Patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedorlaomer sa loob ng 12 taon, pero nang 13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. At nang 14 na taon, tinalo ni Kedorlaomer at ng mga kakampi niyang hari ang mga Rephaimiyo sa Ashteroth Karnaim, ang mga Zuzita sa Ham, ang mga Imita sa kapatagan ng Kiryataim at ang mga Hurita sa bundok ng Zir hanggang sa El Paran na malapit sa disyerto. Mula roon, bumalik sila at nakarating sa En Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh at sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Melikita at mga Amoreyo na nakatira sa Hazazon Tamar. Tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim at nakipaglaban sila kina Haring Kedorlaomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amraphel ng Shinar at Haring Ariok ng Elasar. Limang hari laban sa apat na hari. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay may maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto at nang tumakas ang hari ng Sodom at Gomora kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon, pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot na pamangkin ni Abram at kinuha ang mga ari-arian nito dahil doon siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. Ngayon, may isang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abram ay nakatira malapit sa malalaking puno ni Mamre na Amoreyo. Si Mamre at ang mga kapatid niyang sina Eshkol at Aner ang mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na binihag ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang 318 niyang tauhan na talagang maaasahan at hinabol nila ang apat na hari hanggang sa Dan. Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Hoba sa hilaga ng Damascus. Binawi nila ang lahat ng mga ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-arian nito, pati ang mga babae at ang iba pang mga tao. Nang umuwi na si Abram, matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabi,
Naway pagpalain ka, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos, ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Ngayon, sinabi ng hari ng Sodom kay Abram, "Sa iyo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko." Pero sinabi ni Abram sa hari ng Sodom, "Isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo, kahit sinulid o kaya'y tali ng sandalyas para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan at pabayaan mo lang sina Aner, Eshkol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan." Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, "Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita." Pero sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpalan niyo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak? Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eleazar na taga Damascus. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Hindi siyang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak." Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, "Masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo." Nanalig si Abram sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abram, "Ako ang Panginoon na nag-utos sa iyo na lisanin ang Ur na sakop ng mga Kaldeyo para ibigay sa iyo ang lupaing ito at magiging pag-aari mo." Pero sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito?" Sumagot ang Panginoon, "Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa na ang bawat isa'y 3 taon ng gulang, at magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati." Kaya dinala ni Abram ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna ng magkakatapat ang bawat kabiyak. Ang bato-bato lamang at ang mga kalapati ang hindi niya hinati. Dumadapo sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay, pero binubugaw ito ni Abram. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abram, pahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas muna ang 4 henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito." Nang lumubog na ang araw at dumilim na, biglang may nakita si Abram na palayok na umuusok at nakasinding sulo na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop. Sa araw na iyon, gumawa ng kasunduan ang Panginoon kay Abram. Sinabi niya, "Ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na Euphrates. Ito ang lupain ng mga Keneyo, Kenizeyo, Kadmoneyo, Heteyo, Perezeyo, Rephaimeyo, Amoreyo, Kananeyo, Gergasyo at mga Jebuseyo." Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, "Dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae."
baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito at nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw dapat ang sumaway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abram, kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi naging maganda ang pagkikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos, sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya. Dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Beer Lahai-Roi. Bumalik si Hagar kay Sarai at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. Nasa 86 na taong gulang si Abram nang ipinanganak si Ishmael. Nang 99 na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo, pararamihin ko ang mga lahi mo. Nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, saga ng akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa, at ang iba sa kanila ay magiging hari. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduan ito ay magpapatuloy magpakailanman. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan. Pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging iyo na ito magpakailanman at patuloy akong magiging Diyos ninyo. Sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduan ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8th araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sinumang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sara na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba pa niyang mga lahi ay magiging hari. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos
Pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sarah, magbubuntis pa kaya siya na nasa 90 taong gulang na? Sinabi niya sa Diyos, kung ganoon po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ishmael. Sumagot ang Diyos, ang totoo ay ito. Ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng lalaki at pangangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduang ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ishmael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging ama siya ng 12 pinuno at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya. Ipapanganak ni Sarah si Isaac sa ganito ring panahon sa susunod na taon. Umalis ang Diyos pagkatapos niyang sabihin kay Abraham ang mga ito. Sa mismong araw na iyon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ishmael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. Si Abraham ay 99 taong gulang nang tuliin siya. At si Ishmael naman ay 13 taong gulang na. Sa mismong araw na iyon na nag-utos ang Diyos na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham at si Ishmael, pati ang lahat ng alipin ni Abraham na isinilang sa sambahayan niya at ang mga alipin na binili niya sa mga taga-ibang lugar. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang at sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paanin nyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya at ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin nila at nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Sumagot siya, naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip, sa katandaan kong ito, masisihan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah at sinasabi, magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? May bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki, si Sarah. Natakot si Sarah, kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, hindi po ako tumawa. Pero sinabi ng Panginoon, tumawa ka talaga. Pagkatapos, umalis ang 3 lalaki. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap. At sa pamamagitan niya, makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatubad niya sa mga anak at mga lahi niya
ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po ka panipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Hindi po maaaring pare-pareho ang pagkikitungo nyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo, hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 50 taong matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Muling nagsalita si Abraham, O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako at wala akong katuwiran na magsabi nito sa inyo. Pero kung mayroon po kayang 45 matuwid, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng 5? Sumagot ang Panginoon, kung may makikita akong 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. Muling nagsalita si Abraham, kung 40 lang po kaya ang matuwid, sumagot ang Panginoon, hindi ko lilipulin ang lungsod, alang-alang lamang sa 40 matuwid. Muling nagsalita si Abraham, huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil nagtatanong pa po ako, ano po kaya kung may 30 tao na lang na matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko sa pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 20 taong matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 10 matuwid. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi at bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. Pero sumagot sila, huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa at nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may 2 akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang 2 taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan, baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo
kaysa sa kanila. Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibayin ito. Pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Dahil lilipulin namin ang lungsod na ito, narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan ninyo ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok, baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar dahil maliit ang bayang iyon. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon nang naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking horno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar, lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay sa kanyang kapatid, matanda na ang ating ama at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos, sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya. Kaya nang gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababatan niyang kapatid, sumiping na ako kagabi sa ating ama. At ngayong gabi, muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. Kaya nang gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng mga Moabita.
Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siyang pinagmulan ng lahi ng Ammonita. Umalis sina Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pagkilala ni Abraham kay Sarah sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya ipinakuha si Sarah ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, "Mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na." Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, sinabi niya sa Panginoon, "Bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan." Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sarah at sinabi rin ni Sarah na kapatid niya si Abraham. Inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sarah. Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, alam kong wala kang masamang balak, kaya hindi ko ipinahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil lang asawa niya at ipapanalangin ka niya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka, pati ang lahat ng tauhan mo." Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang panaginip. At labis silang natakot. Pagkatapos, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at itinanong, "Ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa?" Sumagot si Abraham, "Akala ko po wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos, kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina, at napangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sarah na ipakilala niya na magkapatid kami kahit saan kami pumunta. Sa ganitong paraan, maipapakita niya ang pagmamahal niya sa akin." Ibinalik ni Abimelech si Sarah kay Abraham at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos, sinabi niya kay Abraham, "Payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan niyo gusto." Sinabi rin niya kay Sarah, "Bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama." Dahil sa pagkuha kay Sarah, niloob ng Panginoon na hindi magkakaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang 8 araw na ang sanggol, dinuli siya ni Abraham ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, 100 taong gulang na si Abraham. Sinabi ni Sarah, "Pinatawa ako ng Diyos at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Sino kayang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasusupa ako ng sanggol pero nagkaanak pa ako kahit matanda na siya?" Lumaki si Isaac at nang araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdaos si Abraham ng 1 malaking handaan. Isang araw, nakita ni Sarah na tinutukso ni Ishmael si Isaac. Kaya sinabi ni Sarah kay Abraham, "Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya, dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac." Labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ishmael. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, "Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sarah
dahil kay Isaac magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin sila dahil anak mo rin siya. Kinabukasan, maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos, umalis si Hagar kasama ang kanyang anak. Naglakbay sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mabababang punong kahoy at lumakad siya na may layong 100 metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at umiyak na nagsabi sa kanyang sarili, "Hindi ko matitiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko." Ngayon, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, "Ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo ka at ibangon mo ang bata, dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi." Pagkatapos, may ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlan niya. Pagkatapos, pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng Paran at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinapag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Ehipsyo. Nang panahong iyon, pumunta si Abimelech kay Abraham kasama ang commander ng mga sundalo niya na si Picol. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Tinutulungan ka talaga ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo, kaya mangako ka rito sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pagtataksilan, pati na ang aking mga lahi. Ipakita mo ang kabutihan mo sa akin at sa lugar na ito na tinitirhan mo ngayon tulad din ng ipinakita kong kabutihan sa iyo." Sumagot si Abraham, "Isinusumpa ko." Pero dumaing si Abraham kay Abimelech tungkol sa balon na inagaw ng mga alipin niya. Sinabi ni Abimelech, "Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Hindi mo naman ako sinabihan at ngayon ko lang nalaman iyon." Kaya kumuha si Abraham ng mga tupa at baka at ibinigay niya kay Abimelech. Pagkatapos, gumawa silang dalawa ng kasunduan. Kumuha rin si Abraham ng 7 babaeng tupa at ibinukod ito. Nagtanong si Abimelech, "Para kanino ang 7 babaeng tupa na ibinukod mo?" Sumagot si Abraham, "Tanggapin mo ang 7 babaeng tupa na ito bilang katibayan na ako ang naghukay ng balong iyan. Dahil sa sumpaan nila, ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba." Pagkatapos ng sumpaan nila roon sa Beersheba, bumalik si Abimelech at si Picol sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng 1 punong kahoy na tamarisko doon sa Beersheba at sumamba siya sa Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo sa mahabang panahon. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, "Dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog." Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama ni Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang 3rd araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, "Dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, "Ama." Sumagot si Abraham, "Bakit anak?" Nagtanong si Isaac, "May dala po tayong sulo at panggatong. Pero nasaan po ang tupa na ihahandog?" Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog." At nagpatuloy sila sa paglalakad.
Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatay na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham, sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may inilalaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Pagkatapos nito, binalikan nila Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin at bumalik sila sa Beersheba at doon na nanirahan. Pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan ni Abraham na ang kapatid niyang si Nahor ay may mga anak kay Milka. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba sa lupain ng Kanaan. Labis ang paghihinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Ngayon, iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nakipagkita siya sa mga Heteo at sinabi sa kanila, nakatira ako rito sa lugar ninyo bilang isang dayuhan. Kaya kung maaari ay pagbilhan din ninyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan ng asawa ko. Sumagot ang mga Heteo, Ginoo, makinig ka muna sa amin. Kilala ka namin na isang tanyag na tao, kaya maaari mong ilibing ang asawa mo kahit saan sa pinakamabuting libingan dito sa amin. Walang sino man sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan para mailibing mo ang asawa mo. Yumukod agad si Abraham sa harapan ng mga Heteo. Pagkatapos, sinabi niya, kung payag kayo narito ko ililibing ang asawa ko, tulungan niyo ako na kausapin si Ephron na anak ni Zohar na ibenta niya sa akin ang kuweba niya na nasa tabi ng bukirin niya sa Makpela. Sabihin niyo sa kanya na babayaran ko siya sa tamang halaga dito mismo sa harapan ninyo para maging akin ito at gawing libingan. Naroon pala si Ephron na nakaupo kasama ng mga kababayan niyang Heteo. Kaya sumagot siya kay Abraham na naririnig ng lahat ng Heteo na nagtitipon-tipon doon sa pintuan ng lungsod. Sinabi niya, sa harap ng mga kababayan ko ay ibinibigay ko sa iyo ang buong bukirin pati na ang kuweba, kaya maaari mo nang ilibing ang asawa mo. Muling yumukod si Abraham, tanda ng pagpapasalamat sa harapan ng mga Heteo. Kaya sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, makinig kayo sa akin. Babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko na doon ang asawa ko. Sumagot si Ephron, Ginoo, ang lupa ay nagkakahalaga ng 400 pirasong pilak, pero anuman iyon sa ating dalawa. Sige, ilibing mo na ang asawa mo. Pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Ephron, kaya nagkilo siya ng 400 pirasong pilak. Ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangangalakal at ibinayad niya ito kay Ephron sa harap ng mga Heteo. Kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukit ni Ephron sa Makpela sa silangan ng Mamre, pati na ang kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Heteo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Makpela na sakop ng lupain ng Kanaan. Ang Makpela ay malapit sa Mamre na siyang Hebron. Kaya ang bukid, pati ang kuweba na dating pagmamayari ng mga Heteo ay naging kay Abraham na at ginawa niya itong libingan.
Matandang matanda na si Abraham at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya na nag-aasikaso ng lahat ng ari-arian niya. Ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko at sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, na hindi ka pipili ng taga rito sa Kanaan na kasama nating naninirahan dito para mapangasawa ng anak kong si Isaac. Pumunta ka sa lugar na pinanggalingan ko at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Isaac na mula sa mga kamag-anak ko. Pero nagtanong ang alipin, paano po kung ayaw sumama ng babae sa lugar na ito? Dadalhin ko na lang po ba si Isaac doon? Sumagot si Abraham, huwag mong dalhin si Isaac doon. Dinala ako rito ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, mula sa sambahayan ng aking ama, sa lugar kung saan ako isinilang. At sumumpa siya na ibibigay niya ang lupaing ito ng Kanaan sa mga lahi ko. Kaya lumakad ka dahil magpapadala ang Panginoon ng anghel niya na sasama sa iyo, para makakita ka roon ng mapapangasawa ng anak ko. Kapag hindi sumama sa iyo ang babae, wala kang pananagutan sa pagsumpa mong ito sa akin, pero huwag mong dadalhin doon ang anak ko. Kaya inilagay ng alipin ang kamay niya sa pagitan ng dalawang hita ni Abraham na kanyang amo, at sumumpa siya na susundin ang iniutos sa kanya. Pagkatapos, kumuha ang alipin ng 10 kamelyo at mga mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham. Lumakad siya agad papunta sa Aram Naharaim, ang bayan na tinitirhan ni Nahor. Pagdating ng alipin sa bayan, pinaluhod niya ang mga kamelyo malapit sa balon sa labas ng bayan. Dapit hapon noon at oras na ng pag-igib ng mga kababaihan, nanalangin ng alipin, Panginoon, Diyos ng amo kong si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita ninyo ang kabutihan ninyo sa aking amo. Nakatayo po ako sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babae sa bayan na ito. Kung hihingi po ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga at pumayag siyang painumin ako, pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili ninyong maging asawa ng lingkod ninyong si Isaac. Sa ganito ko po malalaman ang pagpapakita ninyo ng inyong kabutihan sa amo kong si Abraham. Hindi pa siya natatapos sa panalangin, dumating si Rebecca na may pasan-pasan na banga sa balikat niya. Si Rebecca ay anak ni Bethuel na anak ni Nahor at Milka. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. Magandang dalaga si Rebecca at birhen pa. Bumaba siya papunta sa balon at nilagyan niya ng tubig ang kanyang banga. Pagkatapos, umakyat siya para umuwi. Nagmamadali ang alipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang? Sumagot si Rebecca, sige Ginoo, uminom ka. Mula sa balikat niya, ibinaba niya agad ang banga at hinawakan ito habang umiinom ang alipin. Pagkatapos niyang painumin ang alipin, sinabi niya, iigib naman ako para sa mga kamelyo mo hanggang sa makainom silang lahat. Dali-dali niyang ibinuhos ang tubig sa inuman ng mga hayop at bumalik siya sa balon para muling umigib at patuloy siya sa pag-igib hanggang sa makainom ang lahat ng kamelyo. Habang nakamasid ang alipin kay Rebecca, iniisip niya kung iyon na nga ang sagot ng Panginoon sa panalangin niya sa pagpunta niya sa lugar na iyon. Pagkatapos uminom ng mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang gintong singsing na ang bigat ay 6 na gramo. Inilabas din niya ang 2 pulseras na ginto na ang bigat ay mga 120 gramo at ibinigay niya ito kay Rebecca. Pagkatapos, nagtanong siya kay Rebecca, kanino kang anak? May lugar pa ba sa inyo na maaari naming matulugan ngayong gabi? Sumagot si Rebecca, anak ako ni Bethuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. May matutulugan kayo roon sa amin at marami ring dayami at pagkain para sa mga kamelyo ninyo. Yumukod agad ang alipin at sumamba sa Diyos. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking amo na si Abraham. Ipinakita niya ang kanyang kabutihan sa aking amo. Ako mismo ay ginabayan niya sa pagpunta ko rito sa mga kamag-anak ng aking amo. Patakbong umuwi si Rebecca sa bahay ng kanyang ina at sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari. Ang kapatid niyang si Laban ay naroon din na nakikinig sa sinasabi niya tungkol sa binanggit ng tao sa kanya. Nakita ni Laban ang singsing at pulseras na suot-suot ni Rebecca.
Kaya tumakbo siya papunta sa balon at pumunta sa taong sinasabi ni Rebecca. Naroon pa rin ang lalaki na nakatayo malapit sa balon sa tabi ng mga kamelyo. Sinabi ni Laban sa kanya, "Ikaw pala ang taong pinagpala ng Panginoon. Bakit pa kayo nakatayo lang dyan? Halika sa bahay dahil inihanda ko na ang silid para sa iyo at ang lugar para sa mga kamelyo mo." Sumama ang alipin kay Laban. Pagdating nila sa bahay, ibinaba ni Laban ang mga karga ng mga kamelyo at binigyan niya agad ang mga kamelyo ng dayami at pagkain. Dinalhan niya ng tubig ang alipin at ang mga kasama nito para makapaghugas sila ng mga paa. Nang mabigyan na sila ng pagkain, sinabi ng alipin, "Hindi ako kakain hanggat hindi ko pa nasasabi ang pakay ko sa pagpunta ko rito." Sumagot si Laban, "Sige, sabihin mo sa amin." Sinabi niya, "Alipin ako ni Abraham, pinagpala ng Panginoon ang aking amo at napakayaman na niya ngayon. Binigyan siya ng Panginoon ng maraming tupa, kambing, baka, kamelyo, asno, pilak, ginto at mga aliping lalaki at babae. Kahit matanda na ang asawa niyang si Sara, nagkaanak pa rin siya at ang anak nilang lalaki ang siyang magmamana ng lahat ng ari-arian niya. Pinasumpa ko ng aking amo para tuparin ko ang kanyang utos. Sinabi niya, huwag kang pipili ng mapapangasawa ng anak ko rito sa mga taga-Kanaan na ang lupain ay tinitirhan natin ngayon. Pumunta ka sa tahanan ng aking ama at doon ka pumili ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak. Pero nagtanong ako, paano po kung hindi sumama ang babae sa akin?" Sumagot siya, "Ang Panginoon na sinusunod ko ay magpapadala ng anghel niya para samahan ka na mamagitan sa anak ko. Makakakita ka ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak sa sambahayan ng aking ama. Kung doon ka pupunta sa mga kamag-anak ko, hindi darating sa iyo ang kasamaang sinasabi ko na mangyayari kung hindi mo tutuparin ang ating sumpaan kahit hindi nila pasamahin ang babae sa iyo. Kaya pagdating ko kanina sa balon, nanalangin ako. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng aking amo na si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita niyo po ang inyong kabutihan sa aking amo. Ngayon po, nakatayo ako rito sa tabi ng balon. Kung may darating po na dalagang iigib ng tubig, hihingi ako ng kaunting tubig sa kanyang banga. Kung papayag po siya na painumin ako, pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili niyo na maging asawa ng anak ng aking amo. Hindi pa nga ako natatapos sa aking panalangin. Dumating si Rebecca na may pasan-pasan na banga sa kanyang balikat. Bumaba siya papunta sa balon at umigib. Sinabi ko sa kanya, pwede mo ba akong painumin? Ibinaba niya agad ang banga mula sa kanyang balikat at sinabi, sige, uminom ka at paiinumin ko rin ang mga kamelyo mo. Kaya uminom ako at pinainom din niya ang mga kamelyo ko. Pagkatapos, tinanong ko siya kung kanino siyang anak. Sumagot siya, kay Bethuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. At nilagyan ko ng singsing ang ilong niya at sinuotan ng mga pulseras ang kanyang braso. Yumukod ako agad at sumamba sa Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon, ang Diyos ng amo kong si Abraham. Siya ang gumagabay sa akin sa tamang lugar kung saan ko nakita ang anak ng kamag-anak ng aking amo para maging asawa ng kanyang anak. Ngayon, gusto kong malaman kung ibibigay niyo na maging asawa ni Isaac si Rebecca bilang pagpapakita ng kabutihan niyo sa aking amo. Sabihin niyo po agad para malaman ko rin kung ano ang gagawin ko." Sumagot sina Laban at Bethuel, "Dahil ito ay kalooban ng Panginoon, wala na kaming masasabi. Narito si Rebecca. Isama mo siya sa iyong pag-uwi para maging asawa ng anak ng iyong amo, ayon sa sinabi ng Panginoon." Pagkarinig noon ng alipin, yumukod siya at sumamba sa Diyos. Inilabas niya agad ang dala niyang mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit at ibinigay kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid at ang ina ni Rebecca. Pagkatapos, kumain ng alipin at ang mga kasama niya. Doon sila natulog ng gabing iyon. Pagkagising nila kinaumagahan, sinabi ng alipin, "Uuwi na ako sa amo ko." Pero sumagot ang kapatid at ang ina ni Rebecca, "Panatilihin niyo muna rito si Rebecca sa amin kahit 10 araw. Pagkatapos ay makakaalis na kayo." Pero sinabi ng alipin, "Huwag niyo naman akong patagalin dito. Namagitan na ang Panginoon sa pakay ko sa pagpunta rito. Kaya pabalikin niyo na ako sa amo ko." Sumagot sila, "Tawagin muna natin si Rebecca at tanungin kung ano ang pasya niya."
Kaya tinawag nila si Rebecca at tinanong, "Gusto mo bang sumama sa kanya ngayon?" Sumagot si Rebecca, "Oo, sasama ako." Kaya ipinasama nila si Rebecca, pati ang tagapag-alaga niya, sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Binasbasan nila si Rebecca sa kanyang pag-alis. Sinabi nila, "Kapatid, naway manggaling sa iyo ang maraming lahi. Naway talunin ng mga lahi mo ang kanilang mga kaaway." Nang handa na ang lahat, sumakay si Rebecca at ang mga aliping babae niya sa mga kamelyo at sumunod sila sa alipin ni Abraham. Ngayon, si Isaac ay nakatira sa Negev at kararating lang galing sa Beer Lahai Roy. Isang araw, nang magtatakip silim na, lumabas si Isaac at naglakad-lakad sa kanilang bukirin. May nakita siyang mga kamelyo na papalapit. Nang makita ni Rebecca si Isaac, bumaba siya sa kanyang kamelyo at nagtanong sa alipin ni Abraham, "Sino ang taong iyon na naglalakad sa bukid papalapit sa atin?" Sumagot ang alipin, "Siya ang aking amo na si Isaac." Kaya tinakpan ni Rebecca ang kanyang mukha ng belo. Sinabi ng alipin kay Isaac ang lahat ng ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa toldang tinitirhan doon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebecca at mahal na mahal niya ito. Kaya naibsan ang kalungkutan ni Isaac na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Nag-asawa ulit si Abraham at ang pangalan ng asawa niya ay Keturah. Ang mga anak nila ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. Si Jokshan ang ama ni Sheba at Dedan. Ang mga lahi ni Dedan ay ang mga Asuriyo, Letuseyo, Liyumiyo. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Epha, Epher, Hanok, Abida at Elda. Silang lahat ang mga lahi ni Keturah. Bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaac, pero binigyan niya ng mga regalo ang iba niyang mga anak sa iba niyang mga asawa at pinapunta sa silangan para ihiwalay sa anak niyang si Isaac. Nabuhay si Abraham ng 175 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ishmael doon sa kuweba sa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa bukid na dating pagmamayari ni Ephron na anak ni Zohar na Heteo. Ang bukid na iyon ay binili ni Abraham sa harapan ng mga Heteo. Doon inilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Pagkatapos mamatay ni Abraham, binasbasan ng Diyos si Isaac at doon siya nanirahan sa Beer Lahai Roy.